You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Mukhang hindi nga magandang balita ito para sa Wawawin host na si Willie Revillame. Saglit lamang po kasi ay kumalat na sa social media ang di umano'y pagsasampa ng kaso na sexual harassment kay Willie Revillame after ng 10 taon. Mula nga po sa ulat ng Bandera, sinabi nila na isa nga pong former co-host ni Willie Revillame sa show niya sa TV5 na si Aimee Hart ang napipinto nga po daw nakasuhan ang Wawawin host na si Willie ng sexual harassment. Ito po daw ay 15 anyos pa lang daw noong siya ay makaranas nga po daw ng harassment mula sa host ng Wawawin. Kaya naman nagtatanong ang marami, bakit po sa 10 years na pagkakataon na siya ay may chance na magsampa or at least yung 1 year na yon or 2 years eh may chance na siyang magsampa ng case, bakit ngayon lamang po after 10 years niya na naisipan ngayon magsampa ng kaso? Sabi nila, 10 taon nga po daw itong naging tahimik at doon po sa within that year or yung within that time ay nagkakaroon pa nga po ng pagdalaw si ang babaeng ito or si Hart, si Aimee kay Willie Revillame. Ibig sabihin nagpupunta pa ito sa studio, no? At meron pa nga mga photo na kasama pa nga po itong si Hart or si Aimee na kasama ni Willie Revillame. Kaya nga naman ang tanong, ano daw kaya yung plano or ano yung nais niya, bakit bigla-bigla ay kakasuhan ngayon ang Wawawin host ng former na kasama nga nito sa nasabing TV host ni Willie Revillame before sa TV5. Sabi ang Bandera, ang babaeng medyo binasdos nga daw ng kahit sinong lalaki, kung totoo man daw yon ay hindi na kailanman makakaharap pa doon sa nambasto sa kanya. Pero ito nga po daw si Aimee Hart sa kanyang Facebook na mga photos ay may mga nakapost pang mga picture kasama nga po itong si Willie Revillame at ang staff ng Wawawin nang magpunta pa po sila sa Puerto Galera. Ibig sabihin, nanonood siya ng latest show ngayon ni Willie Revillame. So kung nanonood siya, meaning na walang problema. At sabi nila, ganun daw ba yung girl na nakaranas ng hindi maganda sa isang lalaki? Sasama pa daw ba ito kung sakaling nakaranas na siya ng pangmamolestya, di ba? At kasama pa ang production ng mga staff. At makikihappy pa doon sa buong grupo. Kaya naman, nakakaawa nga daw itong si Willie dahil sa sobrang yaman at pinaghirapan naman niya itong kayamanan na ito, which is talaga naman, kumbaga si Willie talaga ang naghirap talaga nung kanyang kayamanan ngayon. Kumbaga na-survive niya kung ano man yung mga nangyaring hindi maganda before, like sa ABS-CBN nagkaroon ng stampede, and then sa TV5 nawala din nung show, and then ngayon nga sa Wawawin ay talaga namang dinudumog muli siya. Ibig sabihin, mawala man siya sa mga channel, mga network, saan man siya magpunta, talagang yung mga tao hangang-hanga kay Willie at talagang sinusuportahan because maraming nga mga blessing kasi na naibibigay din at na nakakakamit na mga blessing na ipinamimigay, nakakatanggap. Kaya naman ang ngayon, yung ano nga daw po ba yung layunin ng babaeng ito kung bakit bigla-bigla ay kakasuhan niya itong si Willie Revillame ng ganitong klaseng kaso na hindi biro, ano? At sabi niya nga, sa isang pumpukan daw ay narinig ng mga nandun ang salitang danos por vicio. Ibig sabihin, pera ang ibig tukuyin. At ano nga po ba yung danos por vicio na yon? Sabi ng Bandera, aba kung ganon ang magiging labanan ay sisigaw na ngayon ang bawat Petra at Maria para lang negosyohin si Willie Revillame. So yun po yung nakikita nilang anggulo. But anyway, ganito lang yun eh. Kung magsasampa man siya ng kaso kay Willie, kailangan niya itong patunayan sa korte. At least 10 years na yon. And ang mahirap lang po doon na patunayan, bakit nandoon ka sa Wawawin, nanonood ka, may photo ka. Kumbaga, ibig sabihin,
wala kang anumang hinanakit or anumang na-experience na anuman kay Willie Revillame, kung sakali man, ibig sabihin, meron yung intindihan ninyong dalawa. But anyway, let's see kung matutuloy ang nasabing pagsampa ng sexual harassment kay Willie Revillame. And let's see kung ano rin po ang magiging sagot dito ng Wawa Win host, no, na ngayon nga po ay talagang napakarami ding natulungan dahil yung kanyang kaarawan, imbis na nga po siya ay mag-celebrate, eh nagbigay na lang nga po siya ng 1 million para po doon sa mga Taal evacuees, yung mga nasalanta nga po ng Taal eruption. And then marami ding mga celebrities na nagbigay din ng tulong kay Willie para nga po ipamahagi ito doon sa mga Taal evacuees. So yan po ang ating showbiz snap update. Kung nice nyo pong magbigay ng opinion about po sa news na ito, ilagay nga lang po sa ating comment section. And ano pong reaction nyo kung meron po kayang chance na manalo itong si Aimee Hart versus Willie Revillame sa 10 years na sinabi niya na nagkaroon nga siya ng experience na ganun kay Willie? Or kung sakaling magsasampa siya, ano po kaya ang pwedeng maging defense dito ni Willie Revillame? So kung may mga attorney or lawyer po tayo dyan or nag-aaral ng polsay at may idea about this, pwede nyo pong ilagay ang inyong opinion sa ating comment section. And photos credit to the owners, images courtesy of Natalie Hart and Willie Revillame's social media account. And thank you for watching Showbiz Snap!